The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Magandang Holiday Thursday, Brad Jeff. Go ahead. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Holiday pa lang ngayon, ano? Ted, good morning. It's a holiday and alam ko kahit na holiday, hindi naman nawawala pagiging Canadian mo. Gamit na gamit ang pagiging Canadian ko, Ted, pag holiday. Driver Canadian ngayon. Oh, sige. So, Brad Jeff, hinihintay lang namin ang ating visuals. Pero go ahead. Sige. Ang iyong audio ay loud and clear. Go ahead. Yeah. Nawala ba ang ating visuals? Di bale, mas guwapo ako pag madilim. Okay. So, anyway. Okay. Go ahead, Brad. Tita Julie and Tito Boy Ang, ayan, lagi nakikinig sa mga super seniors natin. Pati daw yung friend nila na Sincerity Restaurant, Tita Bising at Rolando Adlawan. Thank you for tuning in. Spiritual disciplines po ang tema natin. Sabi nga po natin, may karera tayong dapat tapusin, kaya dapat tayo maging handa. Para Ted, mga basketballistang sasabak sa liga ba? Tambayan sa court, they keep doing the same thing over and over again. Kung makikita mo yung mga video clips ni Steph Curry, muscle memory natin. Pagkabitaw sa 3 points, tumatakbo na sa kabilang court. Alam mo yon, yung alam na niya, nasa area pa lang bola, pasok na yan. Why? Because he kept doing the same thing over and over again. Naging spiritual, ano niya kumbaga, naging muscle memory na yung pagbitaw. And same thing din po, may spiritual na liga tayong dapat tapusin. At dapat magkaroon po tayo ng muscle memory para pag dumating ang temptasyon, because there's an enemy who wants us to be disqualified dito sa race, dapat lagi tayong handa. Sinimula natin Lunes, reading and meditating on the word. Nung Tuesday, prayer. Kahapon po, serving. Ito naman, pinakamaganda to, Ted. Practice na practice to ng ating mga happy anonymous ay ang giving. Ito po ang antidote sa greed and discontentment. Pag ito po, na-practice natin itong habit of giving, hindi yung one-time, big-time giving, kahit small discipline of giving, small amount, doesn't matter po, basta nasa sistema mo na. Bakit po mahalaga to? Kasi po, itong love of money na to, ang root of all evil, sabi sa Bible. Yung kasakiman daw sa pera, nagsasanga-sanga sa iba't ibang kamunduhang kasalanan. Pumapatay ang tao dahil sa pera, naninira ng kapwa, naglanakaw, pumapatol sa may asawa, sa masama, basta lang magkaroon ng pera. Nag-warning nga po ang Biblia, kung hindi niyo alam, you cannot serve 2 masters at a time. Sabi doon, at kinonclude, you cannot serve both God and money. Ang weird, ano? Hindi sinabi po na both God and Satan. Kasi hindi si Satanas ang kalaban ng Diyos sa trono ng puso natin, kundi yung temptasyon sa pagmamahal sa pera. Lahat po tayo niyan may tendency. Kahit ako, lahat po tayo. Huwag natin sabihin, ay, hindi ko sakit yan. Lahat po tayo, meron pong tendency to love money. Kaya nga po, dapat ngayon pa lang, mag-practice na tayo. Sabi sa Lucas 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang binigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. And ang ganda na to, as I end, before I pray, magbigay daw tayo para daw bigyan din tayo ng Diyos. Ang matindi rito, sobra-sobra yung ibabalik niya. Kutsara yung ginamit ni Happy Anonymous sa pagbibigay, pala naman ang gagamitin ng Diyos sa pagbalik ng reward when it comes to their generosity. We cannot outgive God, that's the point. Hindi siya papalamang sa ating mga happy anonymous, happy seniors, happy engineer. Hindi papalamang ang Diyos sa inyo. Mas galante siya. Kaya po alam ko, natutuwa kayo sa pagtulong, pero mas natutuwa po ang Diyos sa ginagawa niyo. Because sabi sa Biblia, God loves a cheerful giver. Lucas 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang binigay ninyo, sapagkat kung paano kayo magbigay, ganun din ang pagbibigay sa inyo ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa aming mga mababait at generous listeners and viewers.
Alam ko naman, Lord, hindi to mahirap sa kanila because it's an overflow of what's in their heart. Lagi po namin sinasabi dito, ang generosity is not a wallet issue. It's a heart issue. Pwedeng nagkakamal-kamal ka ng bilyon-bilyon pero chani ka rin magbigay because it's never about the wallet. It's a heart na alam nila na, Lord, binless mo ko. Sobra to for the day. I-share ko kasi bukas magbibigay ka naman ulit. So it's never about the amount. It's about the heart that trusts you na you will never leave us nor forsake us. Salamat po sa generosity ng aming mga taga-subaybay. And even Lord, yung mga nabibless, alam namin katulad ni Nanay Linda, siya rin ay magiging generous sa iba. May matatanggap siya more than sa in-expect niyang 4,000. Sobra-sobra yung natanggap niya. I'm sure she will be a source of blessing to others as well. Amen. Amen. Salamat po sa kabutihan niyo dahil when we give, we are actually giving back to others because you have Amen. Given so much. In Amen. Jesus' name. Amen. Amen. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff and bless his mission today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad. Salamat na marami. What a inspiring and meaningful message today, lalo na ho sa lahat ng mga nakikinig kayo sa atin na sa kanila pong sarili pong kusa ay tumutulong. Ano na ho ito? Matik na kumbaga. Hindi na nga ho kami nananawagan. Wala ho kaming, wala kayong narinig sa amin pong panawagan. Opo, hindi ho kami nananawagan. Ito po'y kusang dumarating. Ibig sabihin, ang ating mga nakapakinig, Brad Jeff, ay nagkukusa. Doon ako sumasaludo. Nanawagan lang po, one time kahapon, si Nanay Arlene, dahil nga, sabi nga natin, Brad Jeff, sa halip na manawagan para sa kanyang sarili at sa kanyang asawa na may sakit, hindi po nanawagan para sa anak. Ganun talaga ang magulang. Ganun talaga lalo na ang ina. Gagawin ng lahat para sa anak. Kaya mabuhay po ang lahat ng ina, lahat ng ama, lahat ng mga magulang na ngayon pinakikinig sa atin. At mabuhay po ang lahat ng mga nagtutulong-tulong para po maituwid, maitaguyod natin, mabigyan po ng ayuda ang lubos na nangangailangan, lalo na sa panahong ito. Amen. Mabuhay. Thank you. Sige, so Brad, saan ka magmamaneho? Saan ang punta mo? May mga errands lang tong aking may bahay at ako rin ay mayroong meeting ngayong alas 10 dyan sa Saviorville. Meron tayong mahalagang meeting dyan. Ah, okay. Sige, akala ko kasi... Akala mo may kasal? Akala ko pupunta ka sa binan mo Okay. Okay. Tito Peps. Kahapon yung kasal. Congratulations, Doc JC Patricio at si Ana. Ang ganda ng kasal sa Subic. Congratulations! Sa Subic ang kasal? Oo, sa Subic. Binanggit kahapon ni Pastor. Sa Subic, ha? Oo, sa Subic. Saan? Doon sa barko? Sa gitna ng dagat. Ah, okay. Sa gitna ng dagat. Congratulations po. At kay Doc Ted Dumo. Uy, at saka kay Franz. Kinasal din. Ikakasal pa lang. Wow. Okay. Advance congratulations po. Okay. Best wishes. Kay Miko. Ayan. At sa mga ikakasal ngayon, for sure, marami magpapakasal ngayon. Oh, dami. Second number ang 8. Apat pa siya. Naka-line up sa akin. Apat na weddings pa. Today? December 3rd. Akala ko, ha? No, hanggang December. Okay. For the month. Basta, isa lang ho sa akin dyan. Anong sa'yo? Walang sisihan. Yun okay. Lang. Tinakot mo okay. Pastor, happy holiday Thursday. Ingat. See you tomorrow. Alright. God bless siya. Hi to Mike. Ito po ang inyong daily brad, your daily dose of inspiration. God bless. And thank God you. Bless you more. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.